Ang light ay sumusunod sa isang path ng straight lines at angles na maaaring madirek o mabago ng mga mirrors at lenses sa pamamagitan ng dalawang properties ng light na reflection at refraction. Bibigyan natin ng pansin kung paano nga ba nakakabuo ng image ang mga ito sa tulong ng mga nabanggit na properties. Ang reflection at ang image formation sa mga plane mirrors ang ating pag-aaralan. Kasama ko si Sir Mario, ang inyong virtual science teacher, na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Ang reflection of light ay sumusunod sa tinatawag nating law of reflection na sinasabi na kapag ang ray of light ay nareflect mula sa isang surface, ang angle of incidence ay equal sa angle of reflection. Sa law of reflection, ang ray of light na papalapit o tatama pa lang sa ating reflective surface ay tinatawag nating incident ray. Ang ray of light naman na nareflect mula sa ating surface ay tinatawag nating reflected ray. Sa point of incidence kung saan tumama ang ray of light sa ating mirror, isang linya ang maaari nating maiguhit perpendicular sa surface ng mirror. Ang line na ito ay tinatawag nating normal line. Ang normal line ang umahati sa angle sa pagitan ng incident ray at reflected ray. Ang angle sa pagitan ng incident ray at normal line ay tinatawag nating angle of incidence. At ang angle naman sa pagitan ng reflected ray at normal line ay tinatawag nating angle of reflection. Mapapansin natin na ang angle of incidence at reflection ay equal. Dito papasok muli ang law of reflection. Dahil kung babalikan natin ang sinabi ng law na ito, ang angle of incidence ay equal sa angle of reflection. Mahalagang tandaan natin na ang law of reflection ay laging naobserban anuman ang orientation ng incident ray sa ating surface. Ngayong alam na natin ang law of reflection, maaari na tayong dumako sa dalawang uri ng reflection. Ang reflection ng ray of light sa smooth surface tulad ng mirror o kalmadong tubig ay nakakabubuo ng tinatawag nating specular reflection. Sa kabilang banda, ang reflection naman sa isang rough surface tulad ng tela, papel at lupa ay nakakapag-produce ng diffuse reflection. Ang diffuse reflection ay hindi nakakapag-form ng maayos o minsan pa'y walang image ang maaaring ma-form. Ngayong alam na natin ang basic mechanism ng reflection, maaari na nating pag-aralan ang image formation nito. Ang mga mirrors ay mga smooth reflecting surface na kadalasang binubuo ng mga polish o pinakintab na bakal o ng salamin na nababalutan ng isang uri ng metallic na material. Ang mga mirrors ay maaaring makategorize bilang plane mirror na may flat surface at curved mirror na may surface na may kurbada. May mga bagay tayo na dapat malaman bago natin pag-aralan ang image formation sa mirror. Una na riyan ang image location. Ito'y tumutukoy sa location sa space kung saan ang reflected ray ay tila nagdadiverge mula sa lokasyon na ito. Maaari natin makategorize ang image na nabuo sa isang mirror bilang virtual at real image. Ang virtual image ay mga images na nabuo kapag ang light rays ay nag-appear na nagsalubong sa isang definite point matapos itong i-reflect sa mirror. Sa tuwing humaharap tayo sa salamin, ang light ay hindi talaga umaabot o tumatagos sa lokasyon sa kabilang panig ng salamin. Nag-a-appear lang sa ating mga observer na ang light ay galing sa lokasyon na iyon. Ang real image naman ay mga image na nabuo kapag ang light rays ay nagsalubong sa isang definite point matapos itong i-reflect sa mirror. Ito'y nabubuo dahil ang object at light ay dumadaan mismo sa actual image location. Bukod sa image location, mahalaga na alamin din natin ang orientation ng image na nabuo sa isang plane mirror. Bukod sa pagiging virtual image, mapapansin din natin ang image ay nag-exhibit ng apparent left-right reversal. Kaya kapag itinaas natin ang kanang kamay sa harap ng isang plane mirror, makikita natin na tila ba kaliwang kamay ang itinaas natin. Ito ang dahilan kung bakit baliktad ang spelling ng ambulance sa ating mga ambulansya. Samantalang kapansin-pansin ang apparent left-right reversal orientation sa plane mirror image, wala naman tayong maobserbahan na top-bottom vertical reversal sa plane mirror. Halimbawa, tayo ay nakatayo sa harap ng plane mirror, hindi naman mag-a-appear na naka-headstand tayo sa image na na-form o ang kisame ay mapupunta naman sa lapag. Dahil dyan, masasabi natin ang orientation ng image na na-form sa isang plane mirror ay upright at hindi inverted. Sa plane mirror, mahalagang tandaan na ang object distance ay equal lamang sa image distance nito mula sa mirror. Ganun din sa image size, ang object size ay equal lamang din sa image size. Ngayong alam na natin ang location, orientation, size at distance ng object at image na na-form sa plane mirror, maaari na tayong gumamit ng ray diagram para ma-visualize natin ang path na dinanan ng light upang makita ng isang observer ang image na maaaring ma-form sa isang surface.
Pinapakita ng ray diagram na ito ang image formation sa plane mirror. Ang ray 1 ay mare-reflect along the normal line at mag-extend sa likod ng ating mirror, samantalang ang ray 2 at 3 naman ay mare-reflect with a certain angle of incidence and reflection kung saan ang reflected ray ay mag-extend rin sa likod ng mirror. Ang mga extended reflected rays ang siyang bubuo sa virtual image ng plane mirror. Kaya para sa review, ayon sa law of reflection, kapag ang ray of light ay nareflect mula sa isang surface, ang angle of incidence ay equal lamang sa angle of reflection. Ang dalawang uri ng reflection ay ang specular at diffuse reflection. Ang mirrors ay mga reflective surfaces na maaaring makategorize bilang plane at curved mirrors. Ang image na nabuo mula sa isang plane mirror ay virtual, upright, same size sa object at nag-exhibit ng left-right reversal. Ang ray diagram ay magagamit natin para ma-visualize ang path na dinaanan ng light sa image formation. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher. At samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.